Salamat, salamat. Dito lang muna, dito lang, dito lang, dito lang. Bueno manong, bueno manong. Hindi pa tayo nag-start ng title screen. May nagbigay na agad. So ayun, before anything else, if you're new to the channel, please browse our content, and if you liked it, please subscribe and click the bell button. So before tayo mag-start sa ating 11th operation, we'll cue in the title screen. Punta ko pa lang dito, kakabukas ko pa lang ng camera, may nagbigay kagad sa atin ng sofas. So ayun, maraming salamat po, maraming salamat. Ayun sila yan, ayan, ayan yung kinakawayan ko, nandun sila sa loob. Yun, ano pangalan? Arman Cagas. Yun, thank you sir Arman Cagas. So ayun, this is our 11th operation. So I hope na-clarify ko naman sa last video na sa mga nagtataka kung bakit meron pa rin tayong disinfection operation. Is kasi nga, the City Health Department, ang pinatigil lang sa atin ni City Health ay yung spraying directly sa tao. 11th operation, explain ko ulit kung bakit. So, ginawan natin na mas idadaan natin. Mas lesser yung alcohol, ano, makakalala. So, eto, meron tatlong station. Bago ka pumasok, bubugas mo ng kamay. Pag hindi ka nagugas ng kamay, hindi ka na makakalabas. Ayan. Okay, Nak. May bibigay si teacher cap sa atin na wow! Oh. So, saan natin na lang yan? Ito na lang. So yun, nagbigay sa atin si Cap ng bagong PPE. Thank you! Ayan. Ito ang basutin ng mga first batch natin today. Shout out kay Kapitana. Ayun. Unong barangay ko. Thank you very much for this. So washable naman to. So pwede din gasan. After the operation, pwede yan. Laba na lang, laba. So sino ang first batch natin? Kailangan niyo lang isuot 'yan. Okay, sige, papawak muna natin kay Ace. Yan, kaway ka naman para kilala nila yung mga. Ato ang nagbigay ng ano? Tawag ko, alam ano yun, PPE, shoutout kay Kapitana. So, ito ang itsura ng PPE na binibigay ni Cap. So, overall siya, may mag-a-apply na rin ba? Mag-a-apply din itong ito. So, ayan, balik na balik na tayo. And it will be covered. Sa pa, 1, 2, 3. Thank you, Kap. Kailangan. Mukha na kayo talaga ngayong frontliner. Ayan ang mga dating. Ayan ang dating yun ng mga frontliner ngayon. Basta ingat lang palagi. So, your future cap, salamat. Maraming salamat sa inyong sibag. Salamat sa support. Evanji! Teacher Cap, salamat! Total, nakaganto na ako. Sige, dahil wala naman akong PPE noong mga ibang araw, so bubuga tayo ngayon dahil meron na tayo. Magsadas ako pa. So yun, again, hindi pa tayo officially start. Pero ayan, meron tayong bagong set of PPEs from Cap Kat Ebehar. So since first batch na, sige, bubomba tayo sa baka sa Sitio dos ako sa first batch. Ito, status update lang sa mga ginagawa namin. Ito, hindi pa ito nakabukas ha, kasi hindi pa naman kami game time eh. So yan, Justine sa engine, Jerome, tsaka si Lawrence. Kasama natin yan sa Blue Squad. Si Inong Nestor. Oh, ayos to ha. So sa ating labas, sila naman yung papasok sa mga looban. Yun! Kaya meron tayong mga kasama. Yun ang magandang combo. So since limited nga yung... Ayan pa pala.
So since limited nga yung reach natin sa truck, labas lang, so sila naman ang magpo-focus yung mga paloob-loob sa mga looban. So tulad nito, yung ginagawa nila. So ito, nilagay nila sa ano trolley. So madaling bit-bitin. Pang-singit-singit, oo, tama. Ngayon kung nagtataka kayo bakit parang nag-iiba yung mga procedure natin at mas naghihigpit, bibigyan ko kayo ng background mamaya kung ano yung bagong status sa barangay natin. Kasi hindi tayo inalaw kasi mag-lockdown. So ngayon for instance, ang current situation natin ngayon ay pwedeng may makapasok na ibang taga-ibang barangay sa barangay natin given na meron silang quarantine pass. So ayun, of course we requested nga na sana total lockdown para ma-keep at zero tayo. Kaso sa ruling kasi ng Chief of Police and then DILG, ang pwede lang daw kasi maglagay na, pwede lang mag-grant ng lockdown is yung city itself and if meron ng positive dun sa area mo. So zero tayo and hindi tayo makakapag yun nga, yung first suggestion natin na mag-full lockdown. So ito, gumagawa tayo ng mga iba't ibang paraan para makapag-cope sa bagong ruling. So susunod pa din naman tayo, pero of course with extra precaution. So yung isang ang nating ginawa, yung sa kanto, si Fire Chief nakaisip siya ng paraan para since pinagbawalan kami ng City Health na mag-spray directly sa tao, gumawa kami ng anong tawag mo dun pa? Water hand washing station. Hand washing station. So we call it hand washing station. Meron isang, ba kayo? Daanan ko kaya muna. Sige. Merong isang mahabak na lamesa doon. May tatlong galon na may gripo. May sabon sa side. Sige, daanan ko muna. So daanan nga natin yung hand washing station. So yun nga. Explain ko din further. Yung hand washing station, yun yung pinalit natin doon sa disinfectant natin, shower. Disinfectant shower, yung disinfection tent natin. So the tent is still there, pero pinalitan natin ng tatlong set of washing station. So ito, sample, si ate naghuhugas siya ng kamay. Shoutout nga pala sa mga taga San Jose. Yun. So before ka makapasok sa barangay namin, even taga San Jose ka or hindi, kailangan mong maghugas ng kamay. Hello po. Yun, kailangan maghugas ng kamay since pinatigil nga tayo ng City Health Department na yung spray natin directly sa tao. So sunod naman tayo doon. Ito nga lang yung pinalit natin. Tatlong station ng hugasan ng kamay. So kailangan quick on our feet tayo to react sa mga gagawin natin. Also ito yung sprayer natin. Nandyan pa din siya, hindi nga lang siya binubuga sa tao, pero binubuga siya sa mga gulong ng motor, sa gulong ng kotse, basically vehicles na or mga trolley na papasok. Papansin nyo pala, meron na tayong dalawang barricade. So may barricade 1 and then barricade 2. So nasabi ko nga kanina na may nakapasok na from ibang barangay sa barangay natin, adjacent ones. And given that na dalawa lang naman ang walang case, which is San Jose and Harapin ng Bukas, the chance na yung mga gagaling sa labas is galing sa barangay na may positive case. So since ang reason lang naman para makapasok sila dito is by fruit, vegetables, karne, naglagay tayo ng second barricade dito. Yan yung ginagawa ni Porky, ni Christian Peña. Kasi hanggang dyan lang, kung hindi ka taga-San Jose, hanggang dyan ka lang. So ayan, may line, iniila yan. So ayun, yun yung ginawa nating precautions and actions ngayong meron ng ibang ruling sa barangay natin. So ito na, isa tayo. Hand washing station, yung extra barricade. Ay, salamat. Thank you po. Salamat ha. Salamat po. Thank you. Yes, magbigay na naman sa atin. How much is this? 1-300. So galing kay Ate Pe. Siya yung tita or ayun lola ba tita? Hold on. Sophie! Sophie yung ating favorite girl. Lola ni Sophie? Lola tita. Or tita. Just like tita or lola. Ha? Nagbigay siya sa amin ng 300 pesos. So, yun. Hindi po kami nangingi ha. Kami po ay binigyan. So, salamat po. Salamat ha, Ati Pe. Thank you. Tapos, madami nang nagbigay eh.
Labi ba? Kaninang umaga, we have minudo kanin. We have, ano to? Dalawang buong manok galing kay Conceal Botong. What else? Nandito yung listing eh. Kasi bawat ano, nililista namin. Although yung iba, hindi namin na ikilala na kasi hindi naman nagpapakilala and then nag-inaabot na lang nila. So kanina may pagkain dyan, minudo. Ngayon may sopas naman. Kanino galing yung sopas? Galing kay, ano, sa magugulay. Sa Arman? Oo, Arman. Ah, so yun, ayun, yung sopas. Meron din sopas ngayon. And then may nagbigay din ng tinapay, di ba? Tinapay saka soft drinks. May nagbigay din kanina. Ano pa yung binigay sa atin kanina? Sprite, saka... tasting. Oh, may nagbigay. I saw, may nakita ko rin, ano. May nakita din ako na nakita tilapia. Tilapia saka puset, may nagbigay din sa atin. So, overflowing yung ating blessings, no? So, as of today, Barangay San Jose and Harapin ng Bukas is still at zero. Pero ang bad news is Philippines is ranked number one sa Southeast Asia. So, hindi yun ka-proud-proud kung gusto nyo maging proud Pinoy tungkol doon. Hindi. Wala pang mass testing yan, ha? Just to echo it. So, ano pa kaya yung numbers pag nagkaroon tayo ng mass testing? So, please, 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 kapwa Filipino natin. Sumunod tayo sa mga alintuntuning na kapaloob sa enhanced community quarantine. Again, na-extend tayo. So, dapat ngayong 15. 15 na ba ngayon? Dapat this 15, tapos na dapat eh. Kaso, na-extend tayo and then the number keeps on growing. So, hindi natin talaga kung anong, hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari. But alam natin sa sarili natin kung anong pwede natin gawin, which is to stay home, to avoid contact with other people, practice proper hygiene, and yun, binibigay naman sa atin yung mga guidelines sa susundin natin. And everyone, lahat naman, pati mga frontliners, nagsasacrifice sila ng mga buhay nila, ng health nila, because of this COVID-19. And please, small sacrifice din naman po yun for you guys, na just to stay at home, wash your hands regularly, and practice proper hygiene. So, ayun. Pero ito na, nakasuot tayo ng ngayon. Actually, ngayon lang ako naggawa ng PPE na sarili. So, kaya tayo bubuga ngayon. Kasi, nung recent is, ang ginagamit ko is bunker. Pero yun nga, hindi siya ganun kasi ka-effective. So, ayun. Nilagay ko siya sa wrist camera ko. So, bali ito yung nilaligyan ko ng camera ko lagi. Hindi ko siya gamit ngayon. Ito yung pang-stabilize natin. Tsaka ito yung tripod ko. Ito nakalagay. So ito yung gamit ko lagi, ito yung may tunog. Pero since hindi man tayo makakapag-handheld ngayon dahil sa suot natin, ayan, maganyan siya. Okay? Ayan. Actually, uniform kami dito eh, oh. Lahat kami nakablo. Ayan,
meron ulit biyaya na dumating sa atin ngayong araw, ayan. I guess energy drink yata ito, nanak, no? Energy drink. Oh, energy drink. So binigay, dumaan si ano eh, si Carlo. Si Carlo Mariano ng ano, squadron. Pare, salamat dito ha. Thank you. Dapat daan siya, tumigil siya lang eh. Thank you po. Thank you, thank you. Okay, tuloy tayo sa operation. Madami pa ron. Nice. Yun, may nagbigay daw sa atin ng cup noodles. Ayun, thank you, thank you, thank you po sa inyo. Frontliners din, mga frontliners din. Grabe, tulong-tulong talaga tayo dito. Emergency meeting, tayo. Pero cut the story short. Nagkaroon ng positive sa San Jose, which is Sitio I daw. Sitio I is quite far from us, so Sitio I is yung papuntang hulo na. So, 1, 2, highway, then 3, 4. So, we had an emergency meeting before proceeding to our operation today. Ayun lang, so before kami mag-start, I'll update you guys sa mga napag-usapan namin. Pero ang masasabi ko lang is, regardless the effort of everyone, the effort of the local government, the effort of the volunteers, the effort of frontliners, pag napakatigas talaga ng ulo nyo at hindi talaga kayo sumusunod, it will bound to fail. Mas mag-ingat tayo, lalo ngayon. We will discuss kung ano yung mga gagawin namin from this day forward. But, ayun. Ingat at sunod. Please, huwag na makulit. Madaming nadadamay na tao. So ayun, I'll update you guys later. Apat na palapag yun, nandun pa yung tao ngayon, yung positive, 19 ang nakatira. Kaya kung nangangamba, syempre tayo ang bubuga doon, tayo ang mag-strain. Pero 4,000 po, huwag na muna tayo magbuga doon sa Sitio I. Kaya nga eh, pero hindi mo pa rin masasabi kasi yung mga tao ang pumapasok eh. Yung pumapasok, yung mga gagamit. Hindi naman natin alam kung okay, kakatapos lang namin mag-meeting. So, sadly and confirmed, meron pong isang positive sa Sitio I. Mahirap lang tanggapin because of the efforts na ginawa nating ng local government, ng volunteers, and pang 11 na natin. Pang 11 na natin. Tapos tagal nating na hold yung ganung stature na safe tayo, pero yun nga. Hindi ko din masisisi yung ano eh. I mean, you can put the blame on the local government and also the blame on the volunteers. Kasi we always nag-i-spray kami every 3 days. Gumawa kami ng disinfection tent, naglagay kami ng ito personal team pa din namin to, ah. Response fire volunteer mismo, ah. They nag-spray every 3 days. Nag-man ng entry points every day. Nagkaroon ng disinfection tents, pinatigil ng city health. So naging na lang ang naisip ni Papa, ginawa niya na lang hand washing station. So ayun, I mean, hindi masasabi ko na never nagkulang ang volunteer. On the flip side, we exerted more effort para panatilihin. Hello. We exerted a lot of effort para maging zero tong zero tong San Jose. Pero ayun nga. So ano nang next step namin? Ano nang next step ng volunteer? Syempre hindi tayo panghinaan ng loob. Mas lalo nating
iigtingan but with certain precautions, yun nga nabanggit nga ni Fire Chief kanina. Again, we are volunteers. We are doing this to protect our area, but we still have to protect our own members, our own safety. So, ayun. Gabi yung turn of events. Kailan ba? Nung nagka-emergency ano tayo, emergency operations. After ng emergency operations, nag-suggest tayo ng full total lockdown ng buong San Jose. But as per batas daw, city lang daw ang pwedeng mag-assign ng lockdown and dapat daw may positive sa isang lugar para mag-lockdown. Okay. And then April 11, I believe April 11 or April 12, nagkaroon ng memorandum na pwedeng pumasok ang taga-ibang barangay sa Barangay San Jose. So, of course, sumunod naman kami, response fire volunteers. Pero ang ginawa namin, since wala na kaming spraying sa disinfection tent, nag-set up nga kami ng hand washing station. Kahit nag-iigting tayo na kahit may mga outsiders ang nakakapasok sa barangay natin, we still complied. Na ayun, ginawa natin lahat, nag-i-spray pa rin tayo, tapos nagkaroon tayo ng hand washing station para mapigilan yung spread. And then today, yun nga, may positive na. Tapos yung positive daw is nasa isang compound with around 19 people nakasama. And due to cutoff, I believe, if may correction, nalagay ko na lang sa ilalim. Pero as of today, hindi daw kasi mapipick up ng local government yung positive along with the 19 na person under monitoring or investigation. So, we decided na mag-spray muna sa Sitio 3 and 4. Then, as long as andun pa sila, I mean, habang hindi pa napipick up yung positive and yung TUMs and TUI, hindi pa kami mag-i-spray sa 1 and 2. Once wala na sila doon, then we'll spray. Because we find it unnecessary na mag-spray kami ngayon tapos nandun pa din sila. I mean, it will still spread. So, the best thing talaga is stay at home. Please, makinig na kayo. Wala akong nakikitang dahilan para mag-stay kayo sa labas. To be honest, may nakikita talaga akong mga talagang tambay lang eh. And yun ang hindi ko matanggap kasi nga may mga ganun tapos ngayon nagkaroon na ng positive. So sana naman sumunod na tayo. Damay-damay na to, maliit na ang San Jose. Baka sooner ay hindi natin mapansin, biglang dami na. Tapos ang masama, itong mga tumutulong natin, yung mga volunteers natin, sila pa yung maapektuhan. So ayun, yun lang muna masabi ko ngayon. Hopefully, dinggin na ng local government ang request natin mag total lockdown. Full total lockdown. Ayun. So actually, dapat dun tayo mag-i-start sa dulo kaso nga narinig natin yung bad news. And as long as hindi naalis sa barangay natin yung positive and person under investigation or monitoring, hindi tayo mag-i-spray doon sa ngayon. But once wala na, we can spray again. Because of course, again, we are volunteers. We're doing this for the greater good, but still we have to think of our own safety. Ayun. Yun nga, ang tinatry natin talaga is to suggest na mag-total lockdown ng buong San Jose. Hindi ibig sabihin na total lockdown na makakatawid pa din sa main highway. Ah. Ang sinasuggest kong total lockdown is yung highway dun sa gitna, wala na talaga makakadaan dun. Ngayon, feeling ko dun natin pwedeng immobilize yung mobile palengke or kung ano man yung naiisip na idea. Pero mas importante na hindi na ito kumalat. So, ayun lang. Thank you.
Salamat. Salamat po. So yun, thank you dun sa nagbigay. Kilala ko yung isa dun sa nakaupo, si Ronaldin Solis yan, taga-Tres din yan. Thank you sa group nyo for helping. Ayun.
tapos na to kanina. Dinaanan na namin to. Pero ubos na lang namin yung tubig. Tapos na tayo. Sitio IV and III para matuling natin tong ano natin yung 11th operation. Tapos yung sa Sitio II and I naman, we will start once mawala na doon or makuha na yung positive case and yung person under investigation or monitoring. Kasi based on our data, yung positive daw is nakatira sa isang compound which coexists with 19 more people. So, ang mangyayari is nagkaroon kasi ng cut-off. So, basically, hindi makukuha ngayon si patient. So, baka tomorrow morning or I don't know what time it, kung what time siya makukuha. Kukunin si patient along with the 19, tapos i-isolate sila. Then, that's the time where we can actually disinfect the area or the daanan ng uno and dos. Because, sige, possible nga na i-disinfect natin ngayon, but it's unnecessary and I don't see the purpose if nandun pa yung patient. Kasi basically it's just nandun pa din yung source ng virus. So once wala na yung virus, virus carrier, dun tayo mag-disinfect. So yun yung ano natin, yung gagawin natin sa ngayon. Well, kainan muna. Hindi ako masyado nakakuha ng highlights ngayon dahil down tayo sa despair because of what happened. Pero yun nga, still gagawin. Uy, thank you po. Ayan. O, shoutout nga ba, mga taga San Jose, oh, mag-ingat kayo. Shoutout kayo mga babet, sarap ng luto. Nice, thank you me. Love you. Ayan yung mga nagluto, si Ate Weng, si Mama, thank you. Yung spill natin kanina, so nakakalungkot pero meron na tayong positive sa ating iniingat-ingatang barangay. So umabot pa tayo ng 10-11 operation para lang mapastay na zero tayo sa Barangay San Jose. Kaso because of certain events na hindi talaga natin makokontrol, so yun nga, si DOH na hindi na na-recommend yung misting. Tapos pina-cancel pa ng City Health yung ating disinfection tent. Naalaw ang ating barangay magpapasok ng hindi taga sa atin. So may nakapasok na hindi taga San Jose. Tapos actually lahat yan nangyari in 3 days. So sunod-sunod yung parang binugbog ang ating will. Pero ito tayo, still continuing our purpose. Nasa yung disinfection tent, ang ginawa natin, naglagay tayo ng foot bath. Nung may makakapasok na hindi taga San Jose sa barangay natin, nag-set up tayo ng hand washing station. Tapos itong, nagkaroon na tayo ng positive, tinuloy pa din natin yung itong ginagawa natin. But of course, lahat ng pwede lang mag-spray is lahat ng may PPE, lahat ng may complete gear. So nakakatakot, nakakalungkot. Pero yun yung panawagan ko, of course, hindi lang naman sa taga San Jose, sa ibang lugar din na sobrang hirap kasi madaming madadamay. Alam naman nating lahat, hindi naman tayo bulag sa katotohanan na binabalita na nakakahawa. Alam naman natin na ang sakit ay nakahawa. Bukod doon, nakamatay. Kung sakaling mabuhay ka man, magastos. So, ewan ko, ano pa bang kailangang ipaintindi ng media, ng gobyerno, ng balita sa'yo na huwag kang lumabas ng bahay, diba? Na sumunod tayo. Ano pa ba yung kailangan nilang i-convey na message para sumunod tayo? Ang purpose lang naman para lumabas ng bahay ay bumili ng goods. Wala nang iba. So kung wala ka namang gagawin sa labas, di ka naman bibili, huwag kang lumabas. Basically, ganun lang yun.
Ayun, tapos number one pa yung Philippines sa Southeast Asia. I mean, ano ba? yung frontliners natin, mga medical personnel, medical technician, mga researchers, lahat sila nagsasacrifice ng buhay nila ngayon, lahat ng health nila, nire-risk nila para sa atin. So, for normal citizens, maliit lang naman na sakripisyo na manatili tayo sa bahay. If kailangan bumili sa labas, pwede naman tayo maglagay ng certain days na pwede lumabas, hindi yung araw-araw tayo ang bibili. I mean, yun. Interview natin yung iba sa mamaya kung ano masasabi nila. Pero actually ngayon medyo scrambled din yung nasa utak ko ngayon. Hindi ko alam kung ano yung sasabihin. Hindi ko alam paano i-convey properly yung gusto kong iparating. Pero at least may nasabi naman ako ibang few words kanina. So ayun, kain muna tayo. Tapos tanungin natin sila mamaya. So ayun, hindi ko nagawa ng ending yung video kanina. So kung nagtataka kayo ba't ako nakakubad, ginawa natin yung sabi sa Facebook, yung magpapainit ka ng pot tapos magkukulong ka sa tawag din sa kumot. So yun, kakatapos ko lang gawin yun sa baba bago ako umakyat dito sa family ko. So actually ito yung office namin. So ayun, yun nga, ina-absorb ko ba din yung balita, yung news na mayroon ng positive sa San Jose. And nalulukbak ko kasi kung ano yung mga efforts ng team namin ng response fire simulang simula. So, hindi ko alam kung tama kung ma-recall ko pa, pero gusto ko lang i-rejoice yung glory natin noon before tayo nagkaroon ng positive. So, alam ko is March 14 yung first natin. March 17 yung second. So first is yung from, sinuport pa tayo ng MAM dito, maging alerta Mandaluyong. Second is bumili ang ating local barangay ng manual pump na umikot tayo. 17, March 21. Tapos meron pa tayong fourth na, eto, tinitignan ko yung backlogs ko. So fourth naman natin ay nung March 24. Tapos fifth natin is March 27. Fifth March 27. Sixth is March 30. So pang-anim na. Tapos naggumawa tayo ng improvised disinfection tent noon. Isa pa lang yung disinfection tent natin noon sa tres para protektahan yung talipapa. Then seventh natin is April 2. Tapos 8 na. April 5. Tapos after nung 8, ang nangyari is maganda yung traction ng ating disinfection tent. So from 1 naging all entry points naging 5 ba, 4, 5. Naging apat sa Sitio II, sa Sitio III, sa Sitio IV, tapos sa bagong daan. So ayun, may kanya-kanya tayong mga spray area doon para ma-disinfect yung mga papasok. Tapos yung 9th natin is nung April 8. Tapos nagkaroon din tayo ng emergency operation nung April 10, because yung gitna ng April 9 to 10 ng madaling araw, may nakapasok na unknown na tao sa street natin, so we had to disinfect. After nun, nag-release si DOH ng hindi niya ini-encourage or hindi niya na-recommend ang spraying. And because of that, na-call out tayo ng city health ng Mandaluyong na to stop our disinfection tents. So, of course, we had to adjust. So, ang natira na lang is foot bath. So, sterilize yung inaapakan nila para makapasok sila. Then, after naman nun, nagawa natin yung tent natin, tent operation regardless, kasi hindi naman tayo pinatigil ng city health na mag-spray ng kalsada. Ang pinatigil lang nila is disinfection tent na pag-spray directly sa tao. So, tinuloy pa din natin yun. Then, yun nga, local ruling ng batas as of chief of police, hindi daw pwede mag-lockdown ang San Jose because una, city lang daw ang pwedeng mag-lockdown at pangalawa, wala pa daw positive sa San Jose.
Tapos yun, nagkaroon ng ruling na pwede nang pumasok sa Barangay San Jose ang mga taga ibang barangay given na may quarantine pa. So again, nag-adjust tayo doon. So ang ginawa naman ng response is naglagay sila ng hand washing station sa disinfection tent natin. So maghuhugas ng kamay lahat ng papasok. Then after nun, gagawin sana namin yung 11th ngayon. Tapos nabigyan na rin ako ng PPE sa wakas, so may PPE na akong sarili ko. Thank you kay Cap. Then nung papunta na kami sa Sitio 1 and 2, doon na nagkaroon ng news na may positive. So guys, 14 ngayon. Unang effort natin to contain this is March 14 din. So na-hold natin ng isang buwan. So pwede ba nating bigyan ng palakpak ang response for doing such a great job to contain and to prolong the entry of the virus sa street natin. So again, kahit ano lang. Ito naman, palakpak. Hindi lang sa response, pero sa lahat ng volunteers na tumulong. Yan. Then, isa pang palakpak para sa lahat ng frontliners and mga medical personnel natin. So lahat ng nasa field ngayon na tinataya yung buhay nila to combat this virus. Yan. Kasi they deserve it. They deserve the praise. And lahat sila nag-effort. Wala namang nagkulang siguro para sa akin. Walang nagkulang magpaalala sa tao na to stay at home and yun nga, to follow the procedures. Pero hindi talaga natin alam kung bakit ganun. Nagkakaroon pa rin ng positive. Pero despite na yun nga, nakakalungkot. Pero of course, Response Fire Volunteer will still keep the advocacy to, hindi na natin masasabing to keep the virus outside, diba? Kasi meron na tayo. So, the next objective is to prevent the spread. So, ayun, as of the data na nakuha namin, so yung positive daw is nandun pa sa may area nila. Kasi daw may cut-off daw yung government na masusundo sila kinabukasan pa. So, we decided na hindi muna mag-spray doon as long as nandun si patient and all the PUIs and PUM. So we decided na mag-spray muna sa Sitio 3 and 4. And pag nawala na siguro yon, pag nakuha na sila tomorrow or whenever sila makuha, then we can proceed with the spray. Of course, with extra security na lahat ng pupunta doon is naka-PPE. Even si Fire Chief, kahit nagda-drive siya, dapat may PPE. Kahit yung engine man, naka-PPE. Lahat, all PPEs. Kasi, of course, volunteers lang naman tayo. We want to help, but we also want to prioritize the safety of our members. Then, given the current situation, so baka may magsabi na hindi sang-ayon sa akin or they support me or naiintindihan nila. But regardless of your opinion, this is my personal one and I will refrain from activities na papunta sa Sitio 2 and 1. Personal yon, ako yon. So the team will still continue, pero ako personally, pag doon ang operation, I will back down. So dito lang ako malapit sa area because I hope you understand na I prioritize the safety of my family. Ako, kahit sabihin na natin ako sa sarili ko, wala pakialam. Pero yung mga kasama ko pag uwi ko, yung asawa ko, yung anak ko, I have a 2-year-old baby. So, I don't want to take chances if ever. So, ayun. Pero don't worry, didiretso ko pa din ang content natin. Gagawa pa din tayo ng content. Nag-uusap kami ni Chief kanina kung paano ko imamount sa kanya yung camera pag may mga panahon or may mga situation na hindi ako makakasama. So yung GoPro, ito, kanya pa din. Bibigay natin yung sa kanya. Tapos ako pa din mag-e-edit. Gagawan ko pa din ng intro and outro. Pero yung mga operation na within dun sa area na suspected or yung area na affected, ayun nga, I will back down for now. So, ayun, tuloy pa din ang content natin. So, sana supportahan nyo pa din tong page natin. And sana din matapos na rin tong crisis na to. Because madami ang affected. Hindi naman siya birong sakit.
nakahawa siya, nakamatay. If tamaan ka man nito, mahihirap din. Kasi pag namatay ka daw, diretso cremate. If mabuhay ka naman, hospital bills. Ayun, basta sobrang laking problema nito. So, sa mga nanonood, mga kabarangay or outside even our area, please stay at home and observe the rules and regulation na pinapatupad ng mga LGUs. If talagang hindi mapigilan na bumili, please mag-set kayo ng date na hindi kayo araw-araw or iwasan nyo yung madaming labas, kumbaga, para maiwasan din natin yung spread. So, para sa inyo din naman yun, kasi pag kayo nahawa yung family members nyo pag-uwi nyo, etc. So, yun lang. Wala na din akong ibang maisip. Yun talaga. So, gusto ko din kausapin si Chief kanina. Bibigay ko sa kanya yung camera, kaso medyo speechless din siya. More on iniisip niya kung paano yung next move. But nagko-communicate naman siya kay barangay captain namin kung ano yung mga sunod na movement. And if papayagan na yung ano, ako talagang sinasuggest ko kasi is magkaroon ng inter-sitio lockdown or if ever. Kasi ang hinihat nga natin makontrol is hindi na siya mag-jump from one sitio to another. Pero ayun, kung ano yung magiging final decision nila, hindi rin ako makaisip ng proper na ano ngayon na magandang opinion or suggestion na beneficial sa lahat. Kasi ang naisip ko talaga is to isolate each other. Tapos, kumbaga, bigyan na lang sila ng kanya-kanyang bilihan para hindi na sila maglabasa ng ano. Pero, ayun, we'll just papaubayan na lang natin yun sa mga officials kung ano yung pasok dun sa batas, kung doable siya or hindi. So, ayun, this is our 11th operation. And, ayun, this is our 11th operation. And, again, please support our cause. Please support our channel. Subscribe and click the bell button. So hopefully ma-approve na soon yung ating monetization, because our personnel are in deep need of PPEs para kahit pumunta sila dun sa affected area, fully protected sila, mababa yung chance of spread and getting the virus. So ayun, thank you for watching and thank you for supporting us all the way from day one hanggang ngayon. Salamat sa paniniwala si team namin. Sana supportahan nyo pa din yung team namin, and thank you so much. Ayun. Bye.